Hello guys! Welcome back to my channel! This is your boy Hugot, Maki! Hi guys! Good morning! Kay gising ko lang. Good day sa inyo. Stay safe. Ano pala, isi-share ko lang sa inyo kasi past few days, two days, ayan, actually may lagnat ako, hindi ko alam kung bakit, pero okay naman ah, ngayon medyo may sinat-sinat pa ako, pero kailangan natin bumangon kasi may mga importante tayong lakad ngayon, so mamaya ko lang sa inyo sasabihin ko saan tayo pupunta, see you later! Don't mind me ha, kasi kaya gising lang natin, hindi pa tayo naliligo. So, mamaya maliligo tayo. So, yun, pagkatapos ko mag-ayos ng higaan ko kanina, nagbabad tayo ng mga damit ko. Nakita niyo, nag-ano ako ng mga damit ko kasi binabad ko siya. Yun. Tapos, ngayon, magko-coffee tayo bago tayo maliligo. Kasi magpupuntahan niya tayo. So, ganun guys, dapat multitasking tayo. Dapat productive tayo, ba diba, sa araw-araw. Para, alam mo yun, para mas marami tayong magawa. Ba diba? Lalo na kung may mga trabaho tayo. So yun guys, habang nagko-copy tayo, may i-share lang ako sa inyo kasi it's really hurt. Ayan, kasi nasasaktan lang ako. Kasi diba guys, napansin nyo kanina, diba sinabi ko sa inyo na, hindi muna tayo ng copy. Sinabi ko sa inyo kanina na, diba past few days, meron akong konting ubo at saka lagnat. Tapos, gawa doon guys, kaya ako medyo nai-stress din kasi para nakakatanggap ako ng discrimination ba? Discrimination ba yun? Piring ko sa akin, para sa akin discrimination kasi nasasaktan ako. Kasi pagpunta ako sa school, di ba may close akong teacher dito, nakasama ko. Pagpunta akong school, sinasabi sa akin na, oy teacher, may COVID ka. Ganyan, gumagano sa akin. Oy teacher, may COVID ka. Ganyan. So, parang sa akin, na-offend ba ako ng ganun. Tapos, kahapon ba, o nakarang araw, tinawagan ako na isang co-teacher ko. Sabi niya sa akin, ay hindi pala muna, bago ako tinawagan, dami na naman kuda. Ayan. Nagkapunta ko ng school pala. Sabi sa akin ng isa kong co-teacher. Sabi niya, teacher, sabi ni teacher ganito, dadalhin nung treasurer namin sa school. Dadalhin daw sa hospital kasi may sabay ka. Meaning, may sabay is may sakit, hindi ka okay. Yun. Kumbaga, may lagnat, ganun. Sabi ko, hindi teacher, sabi ko, it's okay. Sabi ko, ganun sa kanya. Which is okay naman din talaga. Ako yun nga, nakaranarad naman ako ng may sinat-sinat. Tapos nung makalipas na yun, nung another day, sabi sa akin ng co-teacher, tumawag sa akin sa line, ako yung natutulog kasi pag-alip ko ng gamot, natulog ako, tapos hindi ko nasagot, tapos yun, sabi niya sa akin, teacher, sabi ni director, punta daw tayo sa ospital, ganyan, kasi ipapacheck daw ako kasi may sakit nga daw ako. Sabi ko, teacher, it's okay, sabi kong gano'n, may ano na ako, may, isipan muna natin, may nakainom na ako ng gamot tsaka nakakain ako. Sabi ko, okay na ako. Sabi kong ganun. Pero syempre, hindi ko naman sila masisisi kasi, di ba, parang, yun yung agad yung naiisip nila kasi nga, si teacher, ganito ganyan, kung saan pumunta nung nakaraan yan, ganito ganyan, baka kung nga kawin. So, right naman nila yun, di ba, to judge. Kasi nga, nag-iingat din sila para sa sarili nila. Pero bago yun, guys, ang reason why kung ba talaga ako nagkasakit, kasi ganito, di ba? May kwento na naman. Kasi ganito yun. Dito kasi guys, sa school ko, actually, parang ang work ko kasi dito,
whole around. Pero mag whole around siya, masabi kong whole around kasi halos lahat naman ginagawa ko at choice ko naman 'yun. Pero siyempre bilang professional, kailangan nating, 'di ba, makisama ka dun sa mga katrabaho mo kung ano yung mga ginagawa nila. The reason why kung bakit ko ginagawa yung dapat hindi ko trabaho. So 'yun siya. So ang kung bakit ganito, bakit may nangyari ng ganito? Kasi guys, ang nangyari past week 'yun. Dito sa school namin, alam mo ba, ang trabaho namin ang heavy. Nag-construction ako. Nag-construction. Nag-construction, tapos nagkuha ng lupa kasi lalagay namin dun sa banana farm namin. Tapos, dito guys sa accommodation ko, nilinis namin itong buong paligid ng accommodation namin. Kasi sakop nga siya ng school. So, kailangan namin linisin. The reason why guys, kung bakit sobrang init dito sa room ko, kasi nga, dati dito, dyan, sa likod niyan, meron dyang mga puno. So, natatabunan niya yung sikat ng araw kapag 1 to 5 p.m. in the afternoon. Kaya hindi mainit, pero ngayon guys, sinanggal na. Kaya sobrang init. So, ayun yung mga pictures. Ang lalabas dito. So, ayun yung mga pictures. So, yan. So, yun guys. Kasi nga, doon sa pagtrabaho namin na yun, sobrang init. Siyempre ako, kumbaga, okay lang magtrabaho ng heavy. Basta wag ganun kainit. Ano, sobrang init talaga nung paggawa namin yun. Tapos, siyempre, uuwi ka, magpapahinga ka ng konti, maliligo ka. Tapos, dito sa room ko, pagpasok mo pa, hindi ako makatulog ng maayos kasi nga sobrang init. Di ba, katulad kanina, nakatulog ako kahapon. Ayan. O kanina na pala kasi alas 3 na ako nakatulog kanina kasi nga sobrang init, naligo pa ako ng 1 a.m. kasi sobrang init talaga. Yun, kaya nagiging ganun yung pakiramdam ko. Kaya kasi sinasabi sa akin ng mga co-teacher ko na, "Oh teacher, bakit may ganito ganyan?" So sinasabi ko, "Teacher, sabi ko last week, okay, we have work, guys, very heavy." Sabi ko, "Baka hindi nung katawan ko, syempre nabigla ganyan kasi yun nga." So yun guys, okay lang magtrabaho basta wag yung init. So the reason why siguro kung batal ako na gano'n. Pero I am fine guys ha. Kasi sabi ko nga, "Teacher, kung may COVID ako." Sabi ko ganyan sa kanya. Hirapan ako mahinga. Pero wala naman guys. I'm really okay. Sabi ko gano'n. Kaya yun. Hi guys! I'm back. Oh, ito na. Oh, anong ginawa mo? Oh, ito na yun. Naligo lang ako guys. Tapos ito. Nag-ayos na. Siyempre lalabas tayo. Konting ayos-ayos tayo. Oh, ay, saan ka na pupunta? Ba't ka nag-ayos? Okay guys. So ngayon pupunta tayo ng Robinson! Okay guys, so pupunta tayo ng Robinson kasi guys, every end of the month talaga, nag-grocery talaga ako para sa, syempre, kailangan natin sa trabaho, kailangan natin sa araw na pangangailangan, talagang nilalaman natin ng budget yon. At bago yun guys, bago ko kayo dalhin at itour sa Robinson, okay? Meron muna akong tips sa inyo bago tayo lumabas. Syempre, lalo na sa ganitong pandemic, dapat responsible tayo when we going out. Okay, so yung tips na yan, at tatawagin natin Maki Tips 101. So itong mga tips na to guys is para sa lahat. Para sa lahat, hindi lang para sa mga OFW or dun sa magiging OFW pa lang or dun sa mga first timer maging OFW. Kundi guys, para din sa mga tao all over the country, all over the universe, ganon. Kasi nga guys, kahit nasa Philippines ka or basta all over the universe 'yon. Kasi nga guys, panigurado may matututunan ka dito sa akin sasabihin. Okay, let's go. Okay, tip number 1. Of course guys, kailangan paglalabas tayo, kailangan meron kang dalang. Labas ko na nga itong bag ko. Okay. Tip number 1. Okay, ulitin ko. Tip number 1. Dapat paglalabas ka, may dala ka dapat na. Tcharan! Of course, guys, kailangan lagi ka may dalang mask when we going out. At of course, hindi lang guys, isang mask ang dadalin mo. Huwag kang selfish, girl! Ganon, huwag kang selfish. Kailangan sa ganitong pandemic, kailangan magtulungan tayo. Guys, huwag lang isang mask ang dadalin natin pagpupunta tayo sa labas. Kailangan magdala tayo ng dalawa, tatlo, o hanggang lima. Kung gusto mo, lahat ng mask mo, dali mo na. Hindi ganoon, basta magdala lang tayo ng extra guys para naman just in case may mga ilangan diyan sa community or sa labas, makatulong tayo, bigyan mo ganoon. Para makatulong tayo, wag kang ano diyan. So yon, mas. Okay, tip number 2. Kailangan natin dalhin pag pumunta tayo ng labas. Of course, meron tayong wala. Okay, of course guys, meron tayo dapat gel. Okay, importante ito kasi pagsasakay tayo ng bus, mamabag tayo ng pera. Always sanitize our hands. Okay, pagkatapos nating humawak ng kung ano-ano dyan. Humawak ng kung ano-ano. Okay, tip number 3. Of course, guys, kailangan mo ng... Charan! Of course, guys, kailangan mo ng pera. Siyempre, kailangan mo ng pera. Huwag kang kemerot dyan. Diba? Kailangan mo ng pera. Siyempre, paano kayo mili kung wala kang pera? Okay, next. Tip number 4. Okay, tip number 4 is kailangan natin ng... Charan! Pink na bag!
tawa-tawa ako sa pink na bag. Hindi guys, so kailangan natin guys ng eco bag or any kind of eco bag na reusable guys. Para naman makatulong ka rin sa community at meron kang point kay Lord. Meron kang 1 point kay Lord. Ganon! Yun. Kasi guys, di ba pag meron kang eco bag, pagpupunta ka ng grocery, so malaki naman to. So lahat yan, may lalagay mo dito yung mga bibilhin mo, may lalagay mo sa lahat. Tapos isang bitbita na lang. At maliban pa dun guys, nakatulong ka pa sa ating mundo. Ganon! Okay, nakatulong ka pa sa ating mundo. Bakit? Kasi nga, iniiwasan natin sa panahon ngayon para mas matagal at mas matagal mabuhay itong mundong ito. Itong earth na ating ginagalawan is mag-iwas-iwas tayo guys gumamit ng mga plastic. Ganon! Katulad ng kaibigan mo dyan. Yun. So, mag-iwas tayo guys or umiwas tayong gumamit ng mga plastic lalo na magpupunta tayo sa grocery stores. Kasi guys, alam niyo dito sa Thailand guys, talagang kada ganyan, puro plastic yung ginagamit niya. Kaya, di ba, bilang Pilipino, para makatulong naman tayo kahit konti. Yun. So, gumamit na lang tayo niyan. Okay, next! Tip number 5. Okay guys, maglalabas tayo lalo na sa panahon ng pandemic. Di ba? Kailangan lagi tayong secure. No? Kasi, lalo na sa panahon ngayon, pupunta tayo ng labas, baka may mag-check dyan ng mga pulis, ganon. So, kailangan, guys, lagi kang secure at kailangan lagi mong dalang iyong, tcharan! Ang iyong passport. Okay, guys, kapag lalabas ka being OFW, kahit sa ang country ka man, ng universe na to, ay kailangan laging dala mo, guys, ang iyong passport. Kasi nga, guys, sa pandemic ngayon, sobrang mahigpit, so baka may mag-check dyan, guys, kailangan dala mo yung iyong passport. At hindi lang, guys, passport, di ba? Dapat, meron ka rin work permit. Okay guys, paglalabas ka, kailangan dalawang iyong passport at work permit mo. Kahit guys, pumunta ka ng CR, dalin mo kasi baka may police yung charot. Ganon. So next tip guys, and last but not the least, tip number 6. Okay. Guys, lagi ko siyang ginagawa kahit saan ako ginagawa ko siya guys nung dati, nung nasa Philippines ako, hindi ko matandaan, pero ginagawa ko talaga siya lalo na nung napunta ako dito sa abroad. Okay, nung naging OFW na ako, so mag-isa na lang ako. Diba? So nung mag-isa na lang ako guys, lagi ko itong ginagawa. Kasi guys, alam mo, dito sa tip number 6 na to, aminin natin guys, marami dito naghihiwalay na pamilya. marami dito nag-aaway na mag-asawa. Diba? So kasi nga guys, diba mapansin natin, 'di ba? Kapag ka mag-asawa na kayo tapos pupunta ng grocery, yung asawa, yung wife mo, lalo pag hindi ka available, so yung wife mo, ang gagawin niya guys, maglilista 'yan. O sige daw, mag-grocery ka na daw, kailangan ko rin kasi 'yan yung bilhin mo. Si lalaki naman, syempre ang mga lalaki kasi syempre guys, kung ano yung makita nila, ah siguro ito 'yon. Ay ang mga babae, alam niyo naman 'yan, 'di ba? Sobrang mabusisi ba? In terms of, lalo sa mga pagkain, sa ganyan, sa grocery, ganyan. Talaga mabusisi yung mga yan. Eh, tayo mga lalaki kasi guys, pagpunta natin ng labas, oh, ito na yun, pwede na yun, ganito, ganyan. So, gano'n. So, ang gagawin ni kuya, yun ako yung nakalista, okay, ito yung pipicturean niya pa yan. Kasi pag hindi, naku, lahat ka pa daw kay Mrs. pag-uwi. Gano'n! Okay! So, tips number 6 guys is, kailangan may dala tayong resibo. Ay, resibo pinagsasabi mo dyan. Hindi, resibo. May dala tayong listahan. Kasi guys, ang ginagawa ko, kunyari ngayon, katulad ngayon, pupunta ako ng grocery. Gabi pa lang, inililis ako na para at least, alam mo yung magiging budget mo, tapos, hindi mo makalimutan. At saka guys, diba, in this pandemic, dapat, hindi tayo masyado nag-expose masyado sa labas. What I mean is, kailangan, pagpunta mo na isang grocery store, alam mo na agad kung saan ka pupunta. Diba? Dapat alam mo na agad kung saan ka pupunta. Kung saan section, kung saan ano, para guys, hindi ka masyado ma-expose. So, ang gagawin mo, kaya may listahan, para alam mo na yung pupuntahan mong section, at para hindi na rin waste time. So, ganun guys, dapat lagi kang mag-shutdown note ng mga, or maglilista ng mga bibilin mo sa labas. So, yun lang guys, ang ating mga tips. Okay, ulitin ko, number 1, kailangan natin ng mask. Number 2, kailangan natin ng alcohol gel. Tips number 3, kailangan natin ng pera. Tips number 4, kailangan natin ng eco bag. Tips number 5, kailangan natin ng passport. At saka tips number 6 is kailangan natin ng listahan ng mga bibili natin.